si Cheryl, nakatira sa barangay Sikaba, Cadiz City, panganay na anak ni Mama Marto at Celia del Rosario. Pito kaming magkakapatid, tatlong babae at apat na lalaki. Maliit pa lang ako ay nakita ko na at naranasan ang hirap ng buhay. Ika nga, isang kahig, isang tuka. Pag-iigib ng tubig ang trabaho ng tatay ko at ang aking ina naman ay isang barangay health worker sa aming baryo. Sa edad na 10 taon ay tumutulong na ako sa mga gawaing bahay. Tinuruan ako ng nanay ko kung paano maghugas ng plato, maglaba, magtahi at magtupi ng mga damit hanggang sa nasanayan ko nang gawin ang mga ito. Bilang panganay na anak, marami akong responsibilidad na dapat gampanan lalo na sa mga kapatid ko. Kailangan ko silang bantayan at alagaan kapag nasa trabaho ang nanay at tatay ko. Noong nag-aaral ako ng high school, pahinto-hinto ako kasi ikahos kami sa buhay. Hindi sapat ang kinikita ng mga magulang ko para pantustos sa mga kailanganin ko sa eskwela. Kaya naman, namasukan ako bilang katulong para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa high school. Yes, naging working student ako. Nagtatrabaho sa araw at nag-aaral sa gabi. At minsan, nagbibenta pa ako ng tinapay, merengue at Tupperware para may extra income ako. Sa awa ng Diyos, nakagraduate ako ng high school. Ngunit after kong makagraduate ng high school, ay hindi agad ako nakapag-aral ng college. Lumipas pa ang 2 taon. Hanggang sa dumating ang isang magandang oportunidad at yun ay ang makapag-aral ako ng kolehiyo. I study at the University of the Visayas and I'm taking a course Associate in Computer Science. Isa sa mga relative ko sa Cebu ang umalok sa akin na mag-aral sa college. Dahil sa porsigido akong mag-aral, tinanggap ko ang alok na yon. Pumunta ako ng Cebu at inumpisahan ang aking pangarap at gayunpaman, naging working student pa rin ako, trabaho sa araw at pag-aaral sa gabi. Pero okay lang, ang importante, makapag-aral ako. Nasa kasagsagan na ako ng aking pagtutok sa aking pag-aaral nung bigla akong makatanggap ng isang masamang balita. At ito ay ang pagkasira at pagkawasak ng aming munting bahay dulot ng bagyong Ruping. Agad akong tinawagan ng nanay ko at kailangan ko raw munang umuwi dahil sa sira nga raw ang bahay namin. Kaya nagpaalam ako sa relative ko na uuwi ako sa amin at pinayagan namin nila ako. Pagdating ko sa amin, halos bumuhos ang mga luha ko nang makita ko na nakahandusay na ang aming munting bahay. Niyakap ko ang aking nanay at tatay at mga kapatid ng mga panahon na yun. Pagkalipas ng 1 linggo, tinanong ako ng nanay ko kung babalik pa ba ako sa Cebu para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Medyo natagalan pa bago ako sumagot. Sabi ko sa nanay ko, hindi na siguro. Sabay buntong hininga. Naisip ko kasi kapag bumalik ako ng Cebu, paano na sila nanay, tatay at mga kapatid ko? Kaya minabuti ko nang hindi bumalik. Pagkaraan ng 1 buwan ay lumuwas ako papuntang Maynila upang makipagsapalaran sa kadahilan na makapagpatayo kami muli ng bagong bahay. Sa kabutihang palad, nakapasok ako bilang katulong sa isang respetadong pamilya sa Bel Air, Makati. Ang bawat buwan ng sweldo ko ay aking pinapadala para sa pagpapatayo ulit ng aming bahay. Sa awa ng Diyos ay naitayo na ang aming bahay, yari sa Kawayan at Nipa. Pagkatapos ng 7 taong paninirubihan sa Roses Family, ay nagdesisyon akong umuwi sa aming lugar para tapusin muli ang naudlot kong pag-aaral. Umuwi ako sa amin at muli kumuha ako ng exam for scholarship sa Philippine Normal College, Cadiz City. Dahil sa matagal ang resulta ng aking exam, napag-isipan ko muling bumalik ng Manila para muling magtrabaho. Sa makatuwid, namasukan ako muli bilang katulong sa Reyes Family sa Mandaluyong City. All around ang trabaho ko. Pagkatapos ng 7 taong paninilbihan, nagpasya ako muling umuwi sa lugar namin para hanapin ulit ang bawat piraso ng aking mga pangarap na tila ba'y parang mga tuyong dahon na nanlalagas at nililipad ng hangin kung saan-saan.
Taong 2012, isang umaga habang umiinom ako ng kape ay biglang tumunog ang aking cellphone at isang mensahe ang aking natanggap mula sa aking best friend. At ang mensahe na yun ay isang paanyaya sa akin kung gusto ko raw mag-abroad. At sabi ko sa kanya, titingnan ko. Agad kong ibinalita sa mga magulang ko ang tungkol sa pag-abroad. Noong una ayaw pa ng nanay ko kasi nababalitaan niya raw yung mga nangyayari sa abroad. Pero sabi ko sa kanya, subukan ko lang. May 2012, lumuwas na ako ng Maynila para sa training going abroad. Kapos pa ako financially that time pero tinuloy ko pa rin. June 11, 2012, on board na ako papuntang Kuwait. Halong-halong emosyon ang nararamdaman ko noon. Lungkot kasi hindi ko na makita at makasama ang pamilya ko sa loob ng 2 taong kontrata. Takot at kaba dahil hindi ko pa alam ang magiging amo ko at kung ano ang kahantungan ko sa bansang ating pagtatrabahuan. And on the other side, tuwa at galak dahil baka yun na ang isang magandang oportunidad at swerte para sa akin at sa aking pamilya. Sa kabutihang palad, mabait naman ang employer ko at kasalukuyan pa rin akong naninilbihan sa kanya for almost 9 years. To make my story short, year 2016 nang mag-start akong magpagawa ng konkretong bahay pagkatapos masira muli ng bagyong Undoy ang aming bahay. At ongoing pa rin kasi step by step lang ang proseso ng aking pagpapagawa ng bahay namin. Sa kasalukuyan ay nandito pa rin ako sa abroad. Patuloy na nakikibaka sa bawat hamon ng buhay. Hawak ang determinasyon at isang kaba ng pag-asa na balang araw ay akin rin maabot ang tugatog ng tagumpay. At yan ang aking talambuhay.